What's up mga idol? Sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na hindi nagtatouch after po na update sa latest version 14. Grabe mga idol, ito po yung mga common issue ngayon ng Infinix Note 30 5G. Kapag ina-update mo siya, lalo na kung napalitan na po ng LCD, hindi na po siya magtatouch. Saan ba ang tama at paano ito ginagawa? Ayan mga idol, wala po itong reaction. Nagulat po ang may-ari dahil second handphone niya ito nabili. At ayan, kung napapansin niyo po, wala namang basag ang screen, pero bakit hindi na nagtatouch after po na update? Ayan, buksan natin mga idol. Dito nyo po malalaman kung saan ba ang tama. Grabe, ang dami pong nag-PM sa atin ito kung ano ba ang sira ka. Dahil nakailang LCD na sila, naka-apat, tatlo, hindi pa rin daw mag-touch. Kaya dito mga idol, sa video na to, malalaman nyo po kung saan ang tama at paano rin ito ginagawa. Ayan mga idol, naangat ko na po yung likod at dito talaga malalaman na nabuksan na ito at possible na napalitan na ito ng LCD. Kaya ayan, malaman po natin mamaya. At ayan, tanggalin muna natin lahat ng screw at mag-shoutout muna tayo rito. Ayan, lahat. At sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout po sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan, iangat po natin yung pinaka-back housing mga idol. At i-check natin kung talagang napalitan na ba ng LCD ito. At subukan din natin ng bagong LCD mga idol. At grabe, sasakit talaga ang ulo mo dito. At ayan, nung chinik ko na po ang LCD mga idol, ay replacement na nga talaga. At sinubukan ko rin ng bagong LCD mga idol. Kaso ayan, ito po yung LCD na kinabit ko mga idol. Brand new LCD po ito. Galing po ito sa supplier ko mga idol. At tinesting ko siya. Ito po yung una kong tinotroubleshoot mga idol. Bumili ako ng bagong LCD sa supplier ko. Ayan, para maging transparent po tayo, subukan natin ng brand new LCD. At ayan, iuna po natin. Tingnan natin mga idol kung magta-touch. At ayan mga idol, kung napapansin nyo po, wala rin siyang reaction kahit i-turn off pa natin yan. Alright, unlock natin. Kung napapansin nyo po, wala talaga siyang reaction kahit malinaw naman ang LCD. So, saan ba ang tama nito? Kaya ayan mga idol, tinanggal ko na lang ang replacement or class A po ito na LCD mga idol. Hindi po compatible ang mga replacement na LCD. Kaya ayan, binalik ko siya mga idol at talagang pumunta po ako sa supplier nito at naghanap ako ng kakompatible niya. Kaya ayan mga idol, samahan niyo ako maghanap at talagang makahanap pa kaya tayo ng compatible nito na LCD. Kaya ayan, binalot ko mga idol, papunta na ako ng supplier. At dito na nga tayo sa supplier mga idol. At ayan, binigyan tayo kagad ng isang tindera. Ayan mga idol, ang gagandahan po dito, ayan, original LCD na po ang meron sila at kailangan natin i-test kung talagang gagana ba ito. Dalawa yung po ba kayo? Isa lang. Infinix Note 30 ang dalawa. Ha? Note 30, dalawa. Original. Realme yata binili. Original LCD na pala, no? Tested to. Sa part na to mga idol, ayan, tinesting ko po siya. At dahil magandang klase or original na po na LCD, tingnan natin kung gagana ba ito. Ano oras ka nagbubukas dito, te? Kabukas niya lang ngayon. Alas 8, no? 8:30 ba? Ang aga po ng punta ko pala dito mga idol. At ayan, meron tayong kasabayan bumili. So 8:30 pa lang, nandito na ako sa supplier na mismo. At ito po yung loob nila mga idol. At dami po nilang mga parts, mga LCD, kompleto, ricados na po. At ayan, dahil nabuksan na po siya, sinubukan ko agad i-touch. At yun, tested mga idol, oh. Isang test lang. Test ko rin yung isa. Para ano, kasi maraming naghahanap ito. Kaya dalawa na po ang kinuha ko mga idol. At sa mga gustong magpagawa nito, mag-PM lang kayo sa ating FB page, Julphone TV Official New Feeds. Grabe, pili lang po ang mga LCD na gumagana rito. Kaya kumuha ako ng dalawa at tinesting ko na para sigurado. Nagbubukas kayo 8:30 hanggang? Hanggang 6 PM. 8 PM? Ah, 8 AM. Ah, ang ganda ng LCD na, no? Full screen, no? So yung ito mga idol, hindi ko ito ma-test, pero sure bull ako dito. Kasi dito ako kumukuha mga idol. So meron akong supplier talaga. Kaso dito ako kumukuha ng mga hindi gumagana doon. Tecno Puba 5 Pro to. Kumuha din ako nito. Tested to sa kanila, wala talagang supply. So ito, testing natin yung pangalawa. Yun, good mga idol, no? Tested talaga ang LCD na to kapag na-update sa version 14. Pagdating sa LCD, lalo na kung replacement at hindi orig ang ilalagay. So hindi siya mag-touch. So ito mga idol, touch agad siya. Kumbaga, only update na siya, hindi na siya
Kahit i-update mo nang i-update, hindi na siya masisira. So ayan mga idol, hanggang dito lang tayo. So ikabit natin ito mamaya. At dahil naka-uwi na ako ng bahay mga idol, dali-dali ko po itong kinabit dahil 4 days na po ito sa akin mga idol nung bagyo po ito dinala. At dahil hindi ako maka-supplier mga idol dahil sobrang lakas po ng ulan nung time na yun. At i-install ko na po siya, paano rin ba ito i-install or ikabit ang screen na bago. Kaya ayun mga idol, kung ganito po ang unit mo, Infinix Note 35G or Tecno Puba 5 Pro. Kung napalitan na po ng LCD, mas maganda, huwag nyo na pong i-update mga idol dahil may bag po ang update ngayon ng Infinix or Tecno. Kaya mga idol, kailangan nyo talaga ng original LCD. Dahil kapag replacement or class E po ang ilalagay nyo mga idol, sasakit talaga ang inyong ulo. Marami na po akong na-try nito mga idol, dun sa pinaka-supply ko, nakalima po akong LCD doon pero hindi gumana. Ito lang talaga ang gumana mga idol. At tingnan po natin anong pinagkaiba nitong LCD na original at nung replacement na nakakabit dito. Kaya yan, tanggalin natin yung battery mga idol. So nag-apply po tayo ng locker thinner at inangat natin. So dahil napalitan na to ng LCD mga idol dati, ayan, yung dikit niya ay hindi na po pulido. Kaya tanggalin natin mga idol at ingatan po natin dahil ang LCD na to mga idol, compatible pa ito sa mga hindi pa na-update ng version 14. Kaya magsakit talaga ang inyong ulo mga idol. Ang dami pong nag-PM sa akin ito mga idol na ilang LCD na po sila at ito na po yung video na ipinakita ko. Ang kailangan nyo lang mga idol, maghanap kayo ng LCD na original at dahil limited lang po ang LCD nito, pwede nyo po ipaayos sa atin. Mag-PM lang kayo mga idol at grabe dito po kayo masatisfied dahil sa dulo ng video na to mga idol, makikita nyo po ang kagandahan po ng display dahil kinuha ko po yung password nito at chinik ko po siya. At ayan mga idol, kung napapansin nyo po, replacement na nga talaga ang LCD dahil meron na pong sticker. At tingnan ko rin mga idol kung nasira ko ba or meron pa bang display dahil sensitive po kapag nadikit na pwedeng masira ang screen. At buti na lang mga idol, ayan may display pa rin. So dahil dinahandahan natin, pwede pa ito mapakinabangan mga idol sa mga hindi pa na-update ng version 14. Kaya next natin gagawin, linisan natin ang frame para i-fit po natin or ikabit natin yung bagong LCD na original na ilalagay natin. Grabe mga idol, dito po kayo masatisfied sa dulo ng video kung gaano ba kalinaw ito. Talagang mapapawaw kayong mga idol. Kaya ayan, linisan muna natin. Kapag nagpalit po kayo ng LCD, kailangan nyo po malinisan ang pinaka-frame para mapitid pa rin ang LCD na bagong ilalagay. At ito po yung pinagkaiba nila mga idol. Yung piyesa niya sa original na LCD mga idol ay kukunti lang at doon sa replacement, ang dami po niyang piyesa. At sa original na LCD, meron pong tape sa gilid. Talagang original na original po talaga siya. Kaya ayan, i-install na po natin mga idol at ayan, so ganun lang po kasimple. So huli na po tayo nagdidikit para hindi po magalaw-galaw ang screen. I-install muna na po natin lahat mga idol. At ayan, ito po yung battery niya. Mag-apply po tayo ng double-sided tape para hindi po magalaw-galaw ang battery kapag laging nababagsak. At sa mga nagtatanong mga idol, kung pwede rin ba i-update ang kanilang mga cellphone kung may bagong lumalabas? Pwede mga idol, kapag original pa po ang LCD. Pero kung replacement na po at class E ang nailagay, hindi original, huwag na huwag nyo pong i-update dahil sasakit talaga ang inyong ulo. Gagastos na naman kayo sa bagong original na LCD. Although kung matapat po sa inyo na may mga original na available, mas maganda yon ang ipagabit niyo para only update po siya. Kaya ayan, ibalik na po natin yung takip mamaya mga idol at ayan, linisan natin dahil nabuksan na po ito dati at dami pong dikit na nilagay. At nag-apply po ako dito ng double-sided tape sa takip. Hindi ko na po nilagyan ng TC-1000 para hindi na po magpatong-patong ang dikit. Dahil kapag natuyo mga idol, mahirap na po tanggalin ang TC-1000 kapag yun po ang nailagay. At ayan, ipit na natin mga idol at mag-apply rin po tayo ng TC-1000 sa LCD para talagang hindi magalaw-galaw at talagang ma-fix natin ng tama. Gilid po tayo magdikit mga idol, pwede rin po sa LCD. So ito po ay dahil medyo masikip po ang screen niya, so yung flex sa ilalim ay mahirap na po kung magalaw-galaw. So ganito po ang ginawa ko mga idol, naglagay din po ako ng guma at tanggalin niyo po yan sa loob ng 2 oras para ang dikit niya ay talagang matuyo ng matuyo. At ayan, chinarge ko muna mga idol at ilang oras lang. At after 2 hours po mga idol, ayan, nag 100%. At saka ko po tinanggal ang guma para yung dikit niya sa screen ay hindi na po magalaw-galaw at talagang naka-fix pa rin siya. At ito po yung resulta mga idol, sobrang pitit po ng screen. At talagang full screen po ito, 100%. Talagang makikita niyo po sa dulo ng video kung gaano ito kalinaw. At meron itong plastic mga idol, hindi ko muna tinanggal dahil meron tayong warranty, 3 days to 1 week observation. At ayan, napakakinta po ng LCD. Para in case magloko man
naman mga idol, pwede natin mapalitan na walang bayad kahit nakabit na po yan. Kaya ayan mga idol, so tinanggal ko po yung lawit at tinanggal ko tong sticker na to para hindi makaharang sa screen. At grabe mga idol, abangan nyo po kung gaano kalinaw. Ayan, iuna po natin mga idol at tingnan natin kung good ba ang touch, wala bang problema na nakakabit na siya. Dahil minsan mga idol, marami pong nag-PM sa atin, good naman daw nung tinisting at nung nakakabit na ay wala na, nagluloko-loko na yung touch, nagugus touch na. Dahil po yan sa kulang sa dikit or minsan naman nasubraan sa dikit. Kaya dapat tama lang ang idikit nyo. At ayun mga idol, normal po ang touchscreen, wala nang problema. At hiningi ko po pala ang password nito dahil gusto kong makita ang loob kung gaano ba kalinaw at ma-check din natin ang keyboard. At ayan na nga mga idol, huli na po niya binigay mga idol after 1 hour. So tiningnan ko po yung ilaw, natataasan, nabababaan. At grabe mga idol, tingnan nyo po yung menu niya. Talagang napakakintab po ng display nito. Meron pa yung plastic mga idol. Kapag tinanggal yan, talagang mas malinaw. At tingnan nyo po yung screen niya mga idol. Talagang full screen po siya. At kung napapansin nyo po, talagang malinaw na malinaw. Wala pong dot or puti-puti sa screen. At kung napapansin nyo mga idol, gumagana pa lahat. Pati po yung settings, chine ko siya kung talagang na-update pa ito sa version 14. At ayan mga idol, version 14 na nga siya. Kaya doon po nagluko-luko talaga ang touch. Ayan, kung napapansin nyo po, Android 14 na po siya. Kaya mga idol, kung original man ang LCD nyo, pwede nyo po i-update. Kagaya nito mga idol, only update na po ito. At kapag replacement na hindi original ang ipinalit, wag na wag nyo pong gawin. Kaya ayan mga idol, kung napapansin nyo po, sobrang soft touch po ang screen. Wala na po talagang problema at talagang satisfied po talaga 100% ang gawa na to. At ayan mga idol, ito po yung dati niyang LCD. Pwede pa ito mapakinabangan sa mga hindi pa naka-update sa version 14. At sa mga gustong magpagawa ng ganito, mag-PM lang kayo mga idol. Maraming salamat po sa inyong panonood.